guys, welcome back to another vlog. At ngayon, gagawa tayo ng panibagong painting. So, yan, nakikita nyo, gumagamit tayo na ngayon ng kape. So, yung unang mix natin ay konti lang yung kape. Yung pangalawa is medyo madami na. And then, yung pangatlo, madaming na talaga. And then, lagyan natin siya ng tubig. Ayan. So, para dun sa unang mix natin, mas maraming tubig. And then, sa pangalawa, katamtaman lang. And then, sa pangatlo, konting tubig naman. So, contradicting siya dun sa nilagay nating kape. Ngayon, pipili tayo ng mga brush. So, yung mga napili ko dyang brush is yung size 2. 00 and 000. Ayan, haluin lang natin ng mabuti para hindi siya magbuo-buo. So, ayun, bago na yung mixing palette natin, dumating na kasi yung order ko sa Shopee. So, maglalagay na tayo ngayon ng details. Baka nagtataka kayo kasi may base na tayo. Actually, nung nakaraan, gagawin ko na dapat to. Pero, hindi ko pala napindot yung button para makapag-video. So, ayan, nalagyan ko siya ng base na hindi ko na-videohan. So, mag-details na lang muna tayo. Ginamit ko dito yung pangatlong mix natin or yung pinaka-matingkad or yung pinaka-dark na mix natin. So, ayan, nilagyan ko lang ng highlight yung para sa highlight ng buhok niya. Nilagyan ko na agad ng palatandaan para hindi ako mahirapan mamaya. Ayan, tapos, punta tayo sa tenga niya. So, dito sa ginagawa kong pag-highlight, yung third mix parang nakukulangan pa ako sa pagka-dark. Kaya magdadagdag pa ako mamaya ng kape dun sa third mix natin or dun sa pinaka-dark na mix natin para mas maging dark pa siya. So, ganun lang yung ginagawa ko. Nag-a-add lang ako kung gusto ko pa siyang mas maging dark. Ayan. Ayun, ako na yung nag-a-adjust, guys. Kesa naman yung camera mag-adjust, parang mas mahirap naman ata yun. So, ayan, malapit na tayong matapos sa pagdi-details natin. Pagkatapos nyan, ay lalagyan na natin ng highlight yung kanyang buhok. So, para sa highlight nun, ay gumamit ako ng third mix at ng second mix na rin. So, lalagyan natin ng shadows lahat, pati yung sa ilalim ng liig, pati dito sa kabilang side lang ng mukha niya, sa may mga tenga. So, ang ginamit ko dyan ay yung second mix na. And then, ayan, magkukulay na tayo sa buhok niya. Sa buhok niya, ang ginamit ko dyan yung third mix natin. Hindi ko pa yan nalalagyan ng dagdag na kape. Siguro mamaya na lang kapag magde-details na ulit ako, maglalagay ako ng details ng second time. Ayan, so lagyan natin ng shadow lahat gamit yung second mix natin. And then, ayan, magde-details na ulit ako for the second time around. Nadagdagan ko na ng kape yung ating third mix. Ayan, so lalagyan natin ng details lahat hanggang mamaya. So habang nagde-details tayo, mag-trivia lang ako, guys. So, itong si Sakuragi ay habang nag-search ako sa Google, nakita ko yung mga trivias about him. Isa na doon yung may real-life Sakuragi pala. So, yung real-life Sakuragi na yon is medyo tragic yung naging ending niya. So, kung hindi ko na lang ipakwento, search niya na lang. And then, another trivia for him, hindi siya nagsusuot ng medyas kapag naglalaro sila. And isa pa, nabili niya yung kanyang sapatos ng sobrang mura lang kasi binarat niya yung tindero. Diba? Yung personality niya talaga is super kakaiba pero nakakahawa yung positivity niya. Bakit nga ba si Sakuragi yung ginamit kong reference ngayon? Kasi ang dami nagre-request nito, guys, sa akin talaga. So, kahit yung husband ko, nire-request din niya sa akin to. Actually, inaabangan niya din to every morning kasi pinapalabas to. Ayan, so malapit na tayong matapos sa pagdi-details. Naglalagay na lang ako ng detalye sa buhok niya. So makikita nyo, yung kaninang iniwanan kong mga space para sa highlight is nalalagyan pa rin siya ng third mix natin. Pero makikita nyo na yung highlight natin is nagmumukha na rin siyang buhok kahit natakpan siya ng third mix natin. So maglalagay na ulit tayo ng shadow sa ilalim ng liig at sa lahat ng nilagyan natin ng shadow kanina. Even dun sa may shadow na sa mukha niya, lalagyan na rin natin ng another layer. Ayan. So, mas dark siya kasi hindi pa siya tuyo, guys. Pero pag natuyo siya, is mas magiging light na siya. So, lagyan lang natin ng shadow yung ilalim ng buhok niya. At ang clumsy ko kasi kumalat yung kape, tumalsi kasi yung brush eh.
Ayan, so konting details na lang at tapos na tayo, guys. Hi, guys. Ay, mali. Hi ulit, guys. So, yun siguro yung mas tamang sabihin ko. Naisip ko lang na gawa ng watercolor version itong si Hanamichi Sakuragi. Kasi, para lang mabigyan na justice yung kulay ng buhok niya. Kasi pagka yung kape, nung kape yung ginamit ko, hindi ko siya mabigyan na justice. So, ayan, nagtimpla muna ako ng kulay ng skin tone niya. So, dito ko pinakahirap sa skin tone na talaga. Ayan, so, nag-mix ako ng white, ng yellow, and ng orange para makuha yung skin tone niya. Ayan, so, makikita nyo na nagdagdag na rin ako ng tubig. Watercolor yung ginamit ko. Ito yung binili ko sa NSN. 29 pesos lang to. Medyo chalky pero pwede na rin. Vibrant naman yung kulay niya. Bagay na bagay ito sa katulad ko na beginner lang. Kasi nakakapag-practice ka tapos mura lang yung ginagamit mo. Gamit, diba? Kasi hindi naman lahat ay afford yung medyo pricey na watercolor. So, ayan. Lalagyan natin ng skin tone lahat. Yung sa mukha niya, lalaktawan lang natin yung gawing mata niya. So, na-explain ko na yun nung nakaraan. Laktawan natin yung mga may white part kasi mahirap na siyang burahin. Especially pag ito yung ginagamit natin. Siguro kung pencil, okay lang. Depende pa rin kung anong klase ng pencil yung gamit mo. Pero dito, ayan, iniwasan ko. Makita niyo, iniwasan ko yung gawing mata niya. Dahil mahihirapan na tayong burahin yun kapag ka nagkaroon siya. Pag nagpipaint ako ng ganito, minsan kasi sobrang sarap gamitin ng brush kapag ka nagpipaint ka, nakakalimutan ko na dapat iwasan ko yung mata niya. So, minsan nahahabulan ko siya ng tubig, pero kadalasan is hindi na. Kaya kapag ka sa gawing mata, nalagyan ko siya ng ibang kulay, tapos mahihirapan akong tanggalin na siya gamit yung tubig, ang ginagawa ko na lang, gumagamit ako ng correction pen. So, medyo halata siya, pero hindi na katulad nung una. Ayan. So, yung iba, ang ginagawa nila is wet on wet technique. Ang ginagawa nila, binabasa muna nila yung papel. Pagkatapos ay, tsaka nila ngayon lalagyan ng watercolor. Pero ako, hindi ganun yung ginagawa ko. Ginagawa ko direkta na siya, hindi ko na siya iwiniwet. Sabi nila kasi, mas madaling kontrolin kapag wet on wet technique yung ginamit mo. Pero since kasi yung papel na ginagamit ko is hindi siya yung watercolor paper, kaya ibang technique na lang yung ginamit ko. Actually, ang ginagamit kong papel is yung sa sketchpad ko. Meron kasi sa akin nagregalo ng birthday ko ng sketchpad. So, since hindi ako mahilig mag-drawing sa sketchpad, ginawa ko na lang siya na ganito. So, ginugupit ko lang siya dun sa gusto kong size. And, ayan, nagagamit ko na siya. Mas kumakapit kasi dito yung watercolor kesa dun sa mga vellum. Actually, nung una, ang ginagamit ko is yung vellum. Pero nakakita ko sobra yung pagkalukot niya. Kasi meron pa pala tayong tinatawag na cold press and hot press sa papel. So, meron talagang dapat na ginagamit para sa mga katulad ng watercolor, ayan, ng kape, ng acrylic. So, kailangan na ibabagay mo din yung papel, hindi yung basta-basta ka lang magpipaint or magdodrawing. Ayan, so, naglalagay na ako ng details. Nalagyan ko na ng highlight yung buhok niya. Ginamit ko is yung color yellow para sa buhok niya. And then, nagmix ako ng red and then ng orange para doon sa buhok niya mismo. Sa highlight is yung yellow yung ginamit ko. Diba, sobrang vibrant niya kahit na 29 pesos lang yung watercolor na to. Ayan, so, naglalagay ako ng outline ngayon. Yung iba, ang ginagamit nilang pang outline is yung parang pentel siya na maliit. Pero ako, ito na yung ginamit ko since marami naman yung black na ito. Pwede na siguro. Yan, so lalagyan ko siya ng highlight hanggang sa lahat. So, nagdadagdag lang tayo ng tubig. Since hindi nga siya wet on wet technique yung ginagamit ko, madalas ako magdagdag ng tubig dun sa ginagawa ko. Ayan, nagkamali ako dito, guys, kasi sobrang tingkad nung nagawa ko. Hindi ko natimpla yung kulay nung brown na ipang-aanin ko or ilalagay ko sa shadow niya. So, nagkamali ako. Hinabulan ko na lang siya ng tubig and konting white. Pero sobrang dark pa rin nung kinalabasan niya.
So mamaya isahabulan ko na lang ulit siya ng white and ng tubig para mas maging light siya. Anyways, shadow naman to, kaya kung maging dark siya, okay lang din naman. Pero kasi parang alanganin yung nagawa ko kanina. Hindi ko kasi nahaluan ng puti. Dapat talaga hahaluan ko ng puti yung brown na yon. So, naglalagay pa rin ako ng shadow ngayon, guys. Kinamit ko yung number 2 na brush natin. Ayan, para mas madali. Nung nag-shadow tayo, medyo nabura yung detalye ko. Kaya, lalagyan ko ulit siya ng detalye para mas makita nyo. Lalagyan ko na rin ng araming detalye yung sa buhok niya. Kanina hindi ko siya malagyan kasi medyo basa pa siya. So, malulukot siya. Kaya, hindi ko muna siya nilagyan. Ayan, gawin natin mas dark yung mga nadaanan kanina ng shadow. Kasi medyo nag-fade siya. Kaya, inulit natin yung details niya. Ayan, so, naglagay pa tayo ng maraming detalye sa buhok niya. Kaya naman dito sa watercolor, guys, pag nagdi-details ka, ay mas maganda gamitin. Kasi dun sa kape, medyo malapot siya, kaya nahihirapan akong mag-detalye. So, ayan, tapos na tayo. Flex ko lang yung ginamit kong fixing palette, watercolor, at brushes. See you sa next video!